Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ginawa ng formal ni Pangulong Duterte ang alok niya kay Vice President Lenny Robredo na maging bahagi ng kampanya kontra droga ng administrasyon. Itinalaga ng Pangulo si Vice President Robredo bilang co-chairperson ng isang komite na sumusugpo sa illegal na droga. Sabi ng palasyo, magiging cabinet secretary raw si Robredo at hindi lang 6 na buwang magtatrabaho, kundi hanggang taong 2022. Nakatutok si Joseph Moro. Ang sabi noon ng kampo ni Vice President Lenny Robredo, kung may alok ang Pangulo, dapat daw may kasulatan. Pag seryoso na sa kanatin haharapin. Kanina, inilabas ito ng Malacanang memorandum ni Pangulong Duterte. Itinatalaga si Robredo bilang co-chairperson ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs o ICAD. Ang kanyang appointment hanggang June 30, 2022 o hanggang matapos ang termino ng Pangulo, maliban na lamang kung babawiin ito ng mas maaga. Sa isang text message, sinabi ng Executive Secretary Salvador Medaldea na bilang co-chair ng ICAD, magkakaroon ng proactive role si Robredo sa kampanya ng gobyerno laban sa droga. Pwede siyang tumulong sa pagbuo ng mga polisiya at programa ng gobyerno at matiyak na may papatupad sa oras ang mga operasyon laban sa droga. Inatasan din ng Malacanang ang PIDEA, PNP at lahat ng law enforcement agencies na tulungan si Robredo. Sabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, pwede magpatakbo ng mga operasyon laban sa droga si Robredo. He can direct operation? Oh, siyempre, lahat nila. Mm-hmm. Tanda mo, ang failure niya will be the failure of this administration. Kaya dapat mag-succeed siya. Eh, kang reklamo na effective daw, eh, di parang siya idea sa utak niya na magaling. Ang alok ng Pangulo bunsod ng pagbatikos ni Robredo sa kampanya kontra droga ng Administrasyon Duterte na dapat daw baguhin dahil hindi nagtatagumpay. Sabi ni Panelo, pabor pa daw kay Robredo kung tatanggapin niya ito. Effectively, she's being offered a ladder to the presidency. Tanggapin mo na nga mo, baka maging presidente ka. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, cabinet ang ranggo ng posisyong ibinibigay ni Pangulong Duterte kay Vice President Lenny Robredo at pwede na siyang umattend ng cabinet meeting sa Webes. Sa ilalim ng Executive Order No. 15 na lumikha ng ICAD noong 2017, ang chairperson nito ay ang PIDEA, sa ngayon si PIDEA Director General Aaron Aquino. Sinabi noon ni Aquino na hindi magtatagumpay ang vice-presidente dahil wala umuno itong sapat na karanasan sa kampanya kontra droga. Pero ngayon, sabi na ni Aquino, 100% daw ang suporta niya sakaling tanggapin ni Robredo ang appointment. Dapat pag-isipan mabuti ng ating Vice President kung tatanggapin niya o hindi. Imbis na magtirahan bawat side, eh bakit hindi na lang magtulong-tulong? Sir, you maintain the anti-drug campaign is not a failure. It's not a failure. Tingnan mo ngayon, figures will tell. Tingnan mo na lang. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Horas.